kung ihahatid ka tay sa Home for the Aged, mapapagaan mo ang buhay ni Mary Rose. Tapos hindi ka kawawa dito. At ayan mga ka-therapy, nakakuha na po tayo ng mga talbos. Ayan, may talbos tayo ng kamote. Ayan, sa ating munting gulayan. Dito po sa ating bakuran po. At pupuntahan pa natin si tatay. Dinahaluan lang natin ito mga ka-therapy ng dilis. Ayan, na ibinigay po sa akin ng aking kaibigan na siya po ay galing po sa probinsya. So ayan, sasabawan lang natin ito mga ka-therapy, wala tayong gisa-gisa dahil si tatay Jun ay stroke, ay kailangan po niya ng gulay. Ayan mga ka-therapy, ay hahaluan lang natin ng dilis. Ayan, pasalubong po sa atin ang ating kaibigan itong daing. 1 hour later. Napagpaalang araw po sa ating lahat mga ka-therapy, at muli po ay bibisitahin natin si Tatay Jun at Casey. Ngayon po ay merong bagyo. Masama ang panahon. Isinama na nga natin mga ka-therapy ang aking anak. Yan, para makapagdala po tayo ng kaunting pagkain kay Tatay Jun at Casey. Kumusta kaya mga ka-therapy ang mag-ama? Si Casey po ay 18 years old. At hindi nakakapagsalita, pero nakakaunawa po siya. Marami ulit ulan. Okay, kunin ko muna. Tay! Kamusta? Ano yan? Arinola? Asa si Casey? Umalis? Ay, umalis na naman. Ay, naku, tay. Hindi pwede ganito. Hindi pwede ganito. Anak ko po. Kilala mo tong anak ko, tay? Oo. Kilala mo? Kamusta? Kumain ka na? Hindi pa eh. Masang-basa ka na naman? So, tay, mukhang wala tayong ibang choice. Kundi, wala ka nang kasama dito eh. Ay. Akala ko kasi, hindi ito si Casey eh. So, dinalang ko kayo ng ng tinapay. Tsaka hindi lata para kay Casey. Kumain ka muna. May dala rin akong kanin. Tsaka gulay tayo. Kumain ka muna. Parang... Umalis na naman siya. Bigyan mo muna siya, be, itong pagkain ko. Kasi, mag-usap tayo. Kailan pa si Casey wala? Kagabi andito siya. Wala. So, pakainin mo muna si tatay. Saglit, mag-usap tayo. Kasi basang-basa ka na naman, tay. Gising ko lang, please. Pagising mo lang? May face mask ka pa doon? Tatay na naman. Basang-basa na naman dito. Kasi mahihirapan ka, Mary Rose, na ganito, no? Wala kasi si Casey. Kung nandito sana palagi si Casey, giginhawa si tatay. Bigyan mo muna siya binang pagkain. Kasi nagsaing ako. Akala ko andito na si Casey. So, matigas na ang ulo ni Casey. Matigas na. Tay, wala na tayong choice, tay. Kailangan kang ayaw mo kumain. Kumain na si tatay? Ha? Kakain ka, tay. Bigyan mo muna siya, be. Ano lang yan, be, gulay? Namitas ako ng gulay. Huwag mong sandukin siya ng kutsara, ha? Tapos liguan natin si tatay Jun. May dala akong damit dyan. At mag-uusap tayo mamaya. Kasi tay, nahihirapan si Mary Rose na ganito ang kondisyon mo. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Kailangan mo sa Home for the Aged. Kasi kagaya niya, kung si Casey steady dito, dahil 18 anyos na siya, kung andito nga siya, okay yung ginagawa natin. Eh, wala eh. Iniiwanan ka niya. Kagaya niyan, nag-iisa ka. Kung ihahatid ka tayo sa Home for the Aged, mapapagaan mo ang buhay ni Mary Rose. Tapos hindi ka kawawa dito. Sandukan mo siya, be. Ano yung gamit dito? Oo. Pero pag ginamit niya na sa bibig, huwag mo na dyan. Pakainin mo siya muna. Andre, halika muna dito, Andre. Wala tayong choice, tay. Kailangan, gusto ko, kung magdesisyon man ang dalahin ka sa Home for the Aged, pakibukas mo ang anak, electric pan. Malamok.
basang-basa ka. Ano nangyayari kay Casey, be? Bakit panay ang alis? Hindi ko naman eh. Kasi mo pag pinigilan ba siya pag pinapagalitan? Lalo tumitikas ulo. Ilakad na natin sa DS na bubuli si Casey. Pero tanong ko lang, kung nilakad ba yung DS, makukuha pa ba si Casey? Ano? Hindi na. Aalagaan siya ng DSWD. Kaya nga, ayaw naman niya mag-stay dito. Saluyot yan mga ka-therapy na may dain. Ayun muna. Tapos yung dilata kay Casey, sana yun eh. Ikaw, kumain ka na ba? Hmm. Oh. Ano, Tim? Lumabas ako kanina para bumili lang ng... Wala ka pang kain? Hatiin nyo na lang yung kasi dilata yung na yun. Kasi ko sa kanya, pagkain niya na yun. Ito o bagong saing ito? Kailan mo pa sinain yan? Masasayang ako ulit. Ikaw, so pupunta ba mamaya kay Ma? Habang hindi pa umamaya. Hindi itong kanin. Pwede na hanggang gabi ni tatay eh. So, tulungan mo muna ako ngayon. After niya kumain, masags ng konti. Tapos liligo muna siya. Para mabihisan natin. Pagkatapos niyan, kailangan natin mag-usap ng desisyon kay tatay Jun. Kasi naawa na rin ako sa iyo eh. Na palaging kay pasok ka dito. Patay yung electric pan. Ang lamok tayo eh. Ninignaw ka? Initan mo siyang tubig, beha, panligo. Hindi na pwede, tay, ang ganito, tay, na kalagayan mo, tay. Doon, maalagaan ka doon, tay. Wala eh, walang, wala nang ano sa'yo si, ano. Mm. Yan, sa luyot. Tsaka, ang daing yan. Masarap yan, kasi galing pa sa Mindoro yan. Mm. Anong kinuha mo, tay? Asukal? Ah, magtitimpla ka oatmeal. Yan muna tayo, mamaya na oatmeal. Ha? Mamaya na oatmeal. Kain ka muna. Ito hanggang gabi muna to, ha? Basang-basa ka dito, tay. Basang-basa ang kum. Madumi yung environment mo. Ayan, labis pa ang aking pasasalamat kay Ma'am Anonymous from USA. Thank you very much! Sa akin na isang sakang bigas ay nakakapaghandog. Tinan mo tayo, baka may tinik. Daing yan eh. Nakakapaghandog po tayo ng kanin kay Tata June. Ayan, ganun din po kay Nanay King mga sa mga nakaraan. Nakapaghandog din po tayo ng bigas, kanin, para hindi na po sila magsaing. So, maraming salamat po, ma'am, sa tulong niyo po sa akin. Nakakapag-share po tayo sa iba. So, ito ang kalagayan ni Tatay Jun. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nagpo-comment dahil nakikita niyo po kung ano po ang makakabuti para po kay Tatay Jun. So, papatulong muna tayo kay Mary Rose. Ayan. Iayos muna natin si Tatay Jun ngayon para makabihis siya ng maayos, makaligo. So, kailangan mapag-usapan kung paano na talaga ito si Tatay Jun. Dahil kagaya ngayon ay may bagyo. Yan. Okay naman yung tubig nila. May ulan din na pambubuhos sa CR. Ano, matigas na ang ulo ni Casey. Hindi na siya nakokontrol. So, kailangan na talaga si tatay itlapit sa barangay. Tapos, barangay ang mag-a-action kung ano ang nararapat sa'yo, tay. Then, susubukan kong magkaroon ng connect kay Idol Jojo Albasan para maano niya, malaman niya yung totoong kalagayan mo ngayon dito. Dahil mga ka-therapy sa Idol Jojo Albasan daw po ay nasa hospital, ayon po sa mga nagko-comments. Pero wala po tayong communication sa kanya. Oras po na magkaroon po tayo ng communication sa kanya ay mas magandang ipagpapaalam po natin sa kanya ang magandang gawin kay Tatay Jun. No? Ikaw, nahihirapan ka na rin ba sa pag-manage kay Tatay Jun? Hindi po. Hindi naman. Kaya lang nag-aaral ka kasi, no? Ang nahihirapan ko dito ay Casey. Ah, si kay Casey kahirap. Kay Tatay hindi. Kasi po, kung si tatay mawala, parang inisip wala na rin akong ano. Ano, no? Kasi siya po yung nag-alaga sa akin.
And yung papa kong tunay, namatay na, tapos siya yung nag-alaga, tapos mawawala pa po. Parang feeling ko ako na lang din nag-iisa sa bahay. So, willing ka na dito lang si Tatay Jun? Okay sa'yo? Kaya mo siyang i-manage? Kung halimbawa may pagkain kayo? Natanghali ako ng gising. Oo, kasi nag-aaral ka. Kung may pagkain naman, kaya mong i-manage? Kaya naman ko. Sige, sige. Ah, bukas dito naman. Tanggalin mo yung tinik ha, baka matinik ka. May tinik yung tuyo. Hindi, sa bibig mo eh. Sa bibig mo, may nakita akong tinik. Pahingi pa ako, Rose, ng isang kutsara. Ah, gusto rin pala ni Rose na dito ka. Ah, okay. Kaya mo, wala ako. Hindi, ikagaya niya, naabutan kitang ganito ang kalagayan. Dapat hindi kita naaabutan na ganito ang kalagayan. Gusto mo na lang to, Tay? Ano naman to eh? Gulay na, gusto mo to? Saluyot? Sarap yan, Tay. May bigas ka pa, Mary Rose? Kaya pupunta ba kay Mama? Ang mangyayari na lang, so, ibig mo sabihin, kasi ito si Casey, sa totoo lang, pag dinala na siya sa DSWD, mapapangalagaan siya ng maayos doon. Pero, hindi na nga kayo magkikita. Maliba na lang siguro kung dadalong pa doon. Ganun din ang mangyayari kay Tatay Jun. So, ibig sabihin, malulungkot ka rin kung si Tatay Jun ay dadalhin doon sa Home for the Agent. Si Mama po kasi yung mag-ano kay Casey. Si mama mo ang dapat mag-iisip ko kung anong dapat mo. Si mama mo ang mag-desisyon sa kanya. Ano ang pagkakasabi sa'yo ni mama mo? Kasi nga, ang panganib kay Casey, halimbawa nandoon siya sa lansangan, umaalis siya, matutulog siya doon, eh kung may mga masasamang loob na makita siya, mapag-tripan siya, maaari pa siyang mabuntis doon. Kumain ka na muna. Ito, kunin mo to. Oh, kumain ka na muna. May yung kanin ko bagong saing, mainit pa. Ganti mag-ayos mo. Hindi, kain ka kaya muna. Kasi, ang payat mo na. Payat ka na. Kinagawa ka tumawa. Tataba ka kung aalagaan mo din ang sarili mo. Bakit basang-basa dito? Matulog. Ay, dahil sa tulo. Paalis na muna pa ba itong arinola lang, pasuyo. Tapos ito, basura ba to? Hindi ko alam ito. Pakitanggal mo ba? Tapos ito. Ano kaya yan? Parang basura. Sige, Tay, tapusin mo. Kain mo, Tay. Ang dami mong nilagay na kanin, de. Ang dami mong nilagay na kanin. Huwag mo ubusin yung kanin, Tay, ha? Masyadong marami yan. Mamaya naman. Okay na lang. Nag-init ka na, Ben, ng tubig? Panligo ni tatay. Oh, sige, linis pa muna. Ibig mo sabihin, si mama mo ang bahalang mag-desisyon kay Casey. Hindi, in short po is, kakausapin ko muna siya kung papayag ko siya. Kakausapin mo si mama mo kung ano ang maganda kay Casey. Si inform mo ako, ha? Kasi, ano yun, Tay? Hello. Si Casey? Ano? Haharangan siya? Para hindi makalabas? Eh, disuot siya na yun, Tay, eh. Magwawala lang yun dito, Tay. Okay, sige. Tapusin mo kain mo, Tay, at dito muna ako maglilinis ni Mary Rose. Nay, nakligoan natin sa glitch, Tatay, ha? Ha? Okay lang. Upo ka muna. Saka mo, pwede mo po. Dito, umupo ka dito. Pwede ka upo, ha? Ha? Tay, tapusin mo kain mo, Tay. Kasi kailangan nating ano agad eh. May bagyo kasi, maano ang ulan, oh. Ito naman nung nakaraan pa ito, be. Hindi pa ito panis. Ha? Sige. Wala kayang walis ting-ting? Wala kang walis ting-ting?
Hala? Hindi, magdadala ako bukas. Kung kaya ko pa. Kaya pa ng 150. Sige, sige. Sarap sa luyo, Tay. Sarap yan. Para gumanda yung ano mo. Yung joints mo. Malakas ang ulan. Tanggalin mo na muna yung electric pan kasi ayaw naman yung tatay gumamit ngayon. Sira na yung walis mo. Musuko na. Sabi nga natin, try ko na. Dalhan kita bukas. Ang lakas na lang ulan. Pero alam ni Casey magpunta sa mama mo doon. Alam niya naman po. Kasi hindi siya pumunta. Wow! Tapos susunduin mo na naman siya. Wow, naangat naman ni tatay ang pares paa eh. Kaya pala basa, akala ko umihi si tatay. Kaya pala, maulan. Ay, grabe oh. Tingnan natin kung nakapasok na makaka-therapy si Asban. Kaya titingnan natin kung ano. Kung paano itong mga tulo na to. Baka may maayos dito. Ang baka si tatay. Uy, tante, pwede na ngayon ba? Pagkulo dito. Sige, sige. Pagkulo na, punta ka dito ha. Liguan natin si tatay. Kasi massage na ulit ngayon eh. Kain ka pa tay? Gulay pa tay? Gulay pa? Isang kainan mo lang pala yan. Saluyot yan tay. Saluyot at talbos ng kamote. Tapos sigupin mo yung sabaw kasi masustansya ito. May daing naman yan. Tinik ha? Pwede mo itong higupin, ha? Huwag mo na ubusin yung kanin na maraming nailagay si Mary Rose. Okay na siya doon tay na. Okay na siya doon tay. May ulan. Lakas ng ulan. Dray po ka dito, Dray. Oh. Yan. Ano tay? So, tutol pala si Mary Rose na dalahin ka doon. Tapos ikaw ayaw mo din. Natatakot ka po bang dalahin doon? Ha? Natatakot kang dalahin doon? Sa home for the agent? Dito ka lang. Kaya mo bang alalayan si tatay yun? Na hindi natin siya dalahin sa home for the agent? Kaya mo siyang alalayan dito? Alalayan po. Si mama din po kasi pinatanong ko. Kasi Mary Rose, 16 years old na. Si tatay, ilan taon daw kaya si tatay? May 60 ka na, Tay? 60 years old ka na? Ah, senior ka na? Wala ko mga 50, mahigit ka lang. Kasi si mami mo nasa 40 pataas eh. Ilang taon ang tanda mo kay Nanay Angelica? Mga nasa naglalaro dyan ang edad ni tatay. So, ikaw... Bilang nakikita mo yung sitwasyon ni tatay dyan dito, ang dapat talaga kay tatay dyan, kung wala nang mag-aalaga sa kanya,
wala nang magsusuporta sa pagkain niya, ay dadalhin siya sa Home for the Aged. Doon, hindi mo na siya makakasama. Pero doon, maalagaan siya. May pagkain sila doon, may mag-aasikaso sa kanila. Doon, hindi siya ganitong basa. Hindi siya magugutom kasi may supply doon. Sino po yung titira dito? Ha? Sino po yung titira dito? Hindi ko alam sa desisyon ni Idol Jojo Albasan. Siya ang magde-decide dito kung ito ang bahay na to. Siyempre, ang mas mainam pa rin ang pipiliin tumira sa isang bahay, yung marunong mag-alaga ng bahay, marunong mag-maintain ng paninisan. Baka kung meron siya ulit na content na makita na walang bahay, baka doon ulit mapupunta. Kasi kay Michelle ko dati, di ba? Oh, tapos nilagay si Tatay Jun dito. Si Tatay Jun din sa kabila eh. Pero ang ginawa ni Idol Jojo Albasan, para mabigyan din kayo ng tahanan, ibinigay sa inyo yung kabila. No? Kaya dapat yun, pahalagahan nyo yun. Yung bahay na yan. Kasi, imagine, ang daming mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. Ang daming tao na nakikisiksik sa kamag-anak. Iginagawang alipin dahil nakikitira sila. Pero kayo ang laya-laya. Meron kayong bahay. May kuryente. Ang tubig, hindi naman siya ganun kahirap. Kasi kahit papano, kaya mong i-manage yung sarili mo. Ikagaya yung iba yung binablog, walang kuryente, walang tubig, kayo napakaswerte na nandiyan na kasi lahat. Ang kailangan nyo na lang, i-maintain yung kalinisan, kasi pag hindi nyo na-maintain ang kalinisan dito, ibibigay nila ito sa karapat dapat pa. Yung bawa, may nakita sila Idol Jojo na kawawang-kawawa, walang bahay, nababasa, pero maayos sa bahay, ibibigay nila yan, mawawalan kayo. Kaya dapat malinis lagi. Tapos si Tatay Jun, ano ang masasabi mo kay Tatay Jun na kagaya yan? Ano ang sa tingin mo ang ano, kaya mo ba siyang i-manage kung nandito siya? Kaya mo bang i-manage si Tatay Jun yung kalinisan niya, yung pagligo niya? Sasabayan ko siya ng pagmamassage para si Tatay, kailangan pag na-massage ka, dapat magbibigay tayo sa iyo ng time kung gaano katagal ang development mo. Halimbawa, isang buwan. Sa loob ng isang buwan, kailangan, kaya mo nang i-manage ang sarili mo, kaya mong maligo mag-isa, kaya mo magluto ng pagkain mo. Pag nagawa mo yun tayo sa loob ng isang buwan, maaaring mo lang magsasabi sa'yo na dalahin ka pa doon sa dalahan ng mga senior na wala ng kamag-anak. Yun ang option mo. Pero kailangan mag-iingat ka kasi mukha mamaya, ay, mag-exercise ako. Kakain ako ng marami kasi makadalahin na ako sa Home for the Aged. Hindi naman ganun, hinay-hinay lang. Kasi tatay, sa totoo lang, ang edad ni Mary Rose, dapat ay ikaw pa ang nangangalaga sa kanya, tay. Tay, dapat ikaw ang nag-aalaga kay Mary Rose. Pero dahil nagkaroon ka ng problema, na-stroke ka, kailangan kanyang alagaan. Ngayon, yung mindset mo, kailangan mong gumaling para yung mga anak mo, ikaw ang makapag-alaga sa kanila. Ang dami na na-stroke na naka-recover, tay, ah. Marami na. Marami na ako nakausap na na-stroke sila before gumaling sila. Nagtatrabaho sila. Ikaw na kakaintindi na kapag salitang kailangan mo, kagaya yan, oh. Tikom na naman yan. Na-exercise na natin yan. Bakit kailangan mo siyang itikom? Kailangan humawa ka ng bagay. Umawa ka, hawak mo ng bagay to. Umawa ka ng bagay. Di ba? Oh, isingin mo. Exercise na muscle sa kamay yan. Kasi kung gano'n na lang ang buhay mo, tatawagin mo si Rose pag naliligo ka, tatawagin mo si Casey, bibigyan, mahihirapan sila. Mapipilitan tayo ngayong dalahin ka doon sa ano. Kaya mo ba, Rose? 1 month? Huh? 1 month na titingnan natin ang development ni tatay sa massage ko sa kanya. Pero alalayan mo ako, yun nga ang hiling ko, malinis na bahay. Malinis si tatay. Kasi kapag tuwing pupunta ako dito, may dumi dyan, may ihi dyan, baka hindi na rin ako pumunta. Malinis. Tapos, gusto ko yung orasan yun, nasaan na dati? May orasan akong ibinigay kay tatay dyan noon na para nakikita niya ang oras. May orasan ba kayo dyan? Dapat nakikita mo na before mag-8, nakakain na siya. Before mag... Kasi dito hindi mo na mamalayan yung oras, di ba? 12, dapat nakakain na siya. 6 p.m. dapat nakakain na siya.
So, ang visit mo sa kanya, kahit yung time of meal. Tapos, yung isang araw, maligo siya. Kailangan tayo, ha? Magtulungan tayo. Okay ba yun, tay? Okay ba yon? Magtulungan tayo? Sisikapin ko kung ano yung makakaya ko kagaya. Namitas ako ng talbos kanina. Sa luyot. Namitas ako. Tapos, nagluto ako. Yan din ang ulam ko. Yan din. Tapos, tayo, marami kasing sustansya yan. Kaya, yun ang napili kong dalahin sa'yo. So, ang ano mo, hindi ka naman nahihirapan kay tatay. Pero si mama po, yung siya po talaga yung nag-release. Kasi po si mama yung nagpaparagin sa akin. Oo. Then, si QC po, dyan si tatay din, parang siya na rin po yung siya po yung tatanungin ko na ano ba yung dati ko, yung papapaya ba siya o nang eh kasi yun nga, nung mga nakaraan, pag naaabutan si tatay dyan dito, hindi ko naman nakita ang support ni mama mo doon. Pero siya din po talaga yung mag-desisyon. Si mama mo ang mag-desisyon. So, itanong mo siya kung ano. Kasi ang purpose naman natin dito sa pagsulong sa inyo, ay hindi yung at the end malungkot si tatay. Malungkot siya kasi mahalalayo siya sa mga anak niya eh. Di ba? Oh. So, kung ano pa yung magagawa nating mabuti kay tatay, doon na lang muna tayo. So, ngayon, gusto ko kumain ka muna. After mo kumain, liguan natin si tatay. After, imassage ko siya. Ha? Kain ka na muna kasi feeling ko maputla ka rin eh. Tingnan ang ice mo. Hindi, dito sa ilalim, pag maputla, kulang na rin sa iron. Sige, say how. Sige, tay, yan muna. Mamaya, niligo ka. Tapos, meros, kain ka muna. Hindi, paligo na rin siya para pag... Eh, baka wala ka pang kain. Hindi, okay lang. Para matapos yung... Anong oras ka ba huling kumain? Oo, may isip ko. Kaya nga, anong oras ka huling kumain? Kasi tanghali na. Pag-gabi. Magkakasakit ka niyan. 1 p.m. na. Tag-gabi lang babaligan sa tatay. Sige. Okay, sige.